Ngayong araw po, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jose, asawa at kaagapay ni Maria sa pagpapalaki kay Jesus. Alam niyo po, si San Jose lang po ang natatanging santo na pinakatahimik. Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo, hindi po natin maririnig si Jose. Wala po siyang quotable quotes katulad ng ibang mga santo at hindi rin talaga siya nagsalita. Pero sa katahimikan ni Jose, makikita natin ang isang modelo ng kabanalan. Hindi natin kailangang magsalita para makita. Hayaan natin ang ating katahimikan ang magsalita para sa atin, katulad ni San Jose. Kaya po magandang tingnan ang iba't ibang katangian ni San Jose bilang isang tunay na halimbawa ng taong banal. Paano nga ba naging banal si San Jose? Sa unang tingin, kung papansinin natin, hindi naman ganoon ka-spectacular ang ginawa ni Jose para hirangin siyang santo. Pero alam niyo po, napagtanto ko na may kakaibang angking kadakilaan na makikita natin kay San Jose bilang asawa ni Maria at ama ni Jesus. In fact, St. Joseph is more privileged than any other saints, even higher than St. John the Baptist in the angels. Bakit po? Una, kasi si San Jose po ang tumayong ama ni Jesus dito sa mundo. Ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang anak kay Jose. Alam natin na hindi madali ang maging isang ama, lalong-lalo na ang maging ama ng anak ng Diyos. Si San Jose lang ang may pribilehiyong mahawakan, mahalikan at mayakap si Jesus. Sabi nga, 30 years ng buhay ni Jesus nakatago sa atin. But the hidden life of the Lord Jesus is only known to Mary and particularly to Joseph. And this is the privileged grace given only to Saint Joseph, a privilege beyond the privileges received by saints and even angels. Pangalawa po, sa Ebanghelyo, inilarawan si San Jose bilang matuwid or righteous man. Alam niyo po, mahirap maging matuwid, lalong-lalo na kapag may nakita tayong mali. Kaya nung nalaman ni San Jose na buntis si Maria, naglumihanan siya at gusto niyang hiwalayan si Maria. Pakiramdam ni Jose na may mali sa pagsasama nila ni Maria. Pakiramdam ni Jose, hindi tama ang ginawa ni Maria. Ngunit dito sa puntong ito ng buhay ni Jose, ipapakita niya ang totoong kahulugan ng pagiging matuwid. To be righteous is the capacity to choose the right thing even if it feels so wrong. Joseph chose what is right in moments of crisis. And by choosing Mary and Jesus, Joseph does not only make himself right, he also makes Mary and Jesus right. Tinagurian si San Jose bilang patron ng manggagawa. Tayong lahat na nagtatrabaho, meron tayong modelo. Binigyang diin ni Jose na hindi natin kailangang isiwalat ang nagagawa natin. Joseph is a silent worker and he just let his work speaks for itself. Sana ngayong araw na ito, let us entrust ourselves to Saint Joseph that whatever work entrusted to us by God and through His intercession, we may truly become God's instrument of humility and trust, just like Saint Joseph. At yan po ang ating pagninilay tungkol kay San Jose. Samahan ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Dindo Porto ng Society of Saint Paul, doing all for the gospel. God bless you.